Sa mga balitang mayroong pag-asa, kauna-unahang Adventure Summit and Certification Program isinagawa ng North Philippine Union Conference. NPUC Children's Ministries isinagawa ang Level 11 Certification para sa pagsulong ng ministry sa mga bata. Adventist youth sa buong Batangas masayang dumalo sa kauna-unahang fellowship ngayong taon. Teams and volunteers sa Mindoro Island Mission nakinabang sa basic media training. Communication Bootcamp ng Central Luzon Conference masayang dinaluhan ng media teams and volunteers sa Baguio City. Bagong inspirasyon na idulot ng Federation Fellowship sa buhay ng Adventist women sa Camanava area. Pagsasanay at mga paghahanda para sa Vacation Bible Experience ngayong taon isinagawa ng mga kabataan at tagapagturo sa Central Quezon 2 District. Mga Adventistang pamilya sa Central Laguna District masayang nagsama-sama sa Social Spiritual Retreat sa Pagsanhan, Laguna. Lahat ng iyan iyahatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kaming nagbabalik upang maghatid ng balita at mga pinakabagong updates sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Matagumpay na idinaos ang kauna-unahang Adventure Summit and Certification sa teritoryo ng North Philippine Union Conference. Ito'y dinaluhan ng mga Master Guide, Guro at Club Directors na nag-handle ng Adventure Program sa Adventist Schools at Simbahan sa buong Luzon. Ang balitang may pag-asa, iyahatid ni Jen Pamaranglas. Sa layuning gawing ganap na sertipikado ang lahat ng mga guro, direktor, area coordinators at ilan pang adventurer ministry providers at bigyan sila ng mas malawak na kaunawaan ukol sa malaking pagkakaiba ng Pathfinder at Adventurer Ministry, isinagawa ang kauna-unahang Adventurer Summit and Certification Program dito sa LMS Bugtong, Lipa City. Ang naturang gawain ay dinaluhan ng mahigit 200 delegado mula sa 8 misyon at mga conference na kasalukuyang namumuno at nagtuturo sa mga church-based and school-based adventure clubs sa kanilang mga lugar. Sa ilalim ng temang Jesus Knows He Takes Care of You, tinalakay ang iba't ibang mga lekturang nagbibigay diin na ang Adventurer Ministry ay isang family ministry at ang bawat pamilya ay kakibat sa paghubog ng bawat adventurers. Gusto po natin na pagbalik nila sa kanilang mga conferences at sa kanilang mga churches or whether school-based or church-based ay ma-implement nila kung ano man ang natutunan nila dito ng ating Adventure Ministries ay hindi lamang isang kindergarten class kundi ito ay isang family building relationship ministry. Nagsilbing keynote speaker sa gawaing ito sina SSD Pathfinder Coordinator Master Guide Anukol Richil at SSD Youth Ministries Director na si Master Guide Pastor Ron Hinibago. Ayon sa ilang mga delegado, naging malaking pagpapala sa kanila ang gawaing ito at ang bawat lektura ay malaki ang maitutulong upang sila ay maging epektibo sa pagsulong ng Ministeryo ng Adventure Club at upang mas marami pang mga bata ang mahubog na mayroong pagkilala at pagkatakot sa ating Diyos. Napakahalaga ng Adventure Summit na ito and certification program na binuo ng North Philippine Union Conference na maturuan ang ating mga kabataan. Hindi lang sila maturuan kundi sila ay makakapag-share sa kanilang pamilya at ma-involve ang kanilang buong family sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ako'y natutuwa na isa ako na sa dumalo dito sa Summit. Isang opportunity rin po na ako ay naging isa sa mga lecturers. It was a very nice experience. Ang prayer natin na sana magresulta ito ng mas magandang bunga ng ating mga Master Guide teachers ay lahat sila ay maging blessing at magampanan nila yung mission na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Kaya we praise God for this first NPUC-wide Adventure Summit and Certification. Thank you for the support of every mission sending their delegates at sana patuloy ito na maganap sa mga local churches, sa mga local districts at sa bawat mission. Ang nasabing summit ay nagtapos sa pamamagitan ng isang commitment message ni Dr. Mary Jane Zabat, Education Director ng North Philippine Union Conference.
Matapos ang summit na ito ay sinagawa naman ang Senior Youth Leaders Graduation Ceremony kung saan 32 mga individual ang matagumpay na nagtapos sa kanilang Senior Youth Leadership Training at inaasahang ang bawat leaders na ito ay magiging kabahagi sa pagsulong ng Ambassadors Ministry, Young Adult Ministry at Public Campus Ministry sa kanilang mga lokal na iglesia at sa komunidad. Layuning maghatid ng mga balitang mayroong pag-asa. Ako po si Jen Famaranglas, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Pinagpalang nakinabang ang Children's Ministries Directors, Leaders and Coordinators sa Level 11 Certification Program na isinagawa ng North Philippine Union Conference. Ang nasabing programa ay inisyatibo ng NPUC Children's Ministries Department at sa panguna ng General Conference at Southern Asia Pacific Division ay nagdulot ng mga bagong kaalamang makakatulong sa ministry para sa mga bata. Si Alpha Chris Alteros para sa Balitang May Pag-asa. Sa layuning sanayin ng mga leaders na nagtuturo sa mga kabataan para makibahagi sa gawain ng Diyos, isinagawa ng North Philippine Union Conference ang NPUC-wide Children's Ministries Leaders Certification Level 11 and Alive in Jesus Overview on-site sa NPUC Worship Hall and off-site sa local missions and conferences through hybrid platform na may temang Bridging the Gap, Every Child is a Disciple of Jesus. Ito ay dinaluhan ng mga leaders galing sa nasasakupang missions and conferences ng NPUC at mga leaders ng Children's Department galing sa Southern Asia Pacific Division at General Conference na naging tagapagsalita sa nasabing programa. Alive in Jesus is a very unique curriculum where we would like to foster children into loving and serving relationship with Jesus. And our goal during this year before the launching of 2025 is to empower and equip parents, caregivers, and Sabbath school teachers and children leaders to be able to use the curriculum and implement them in the local churches. Dito po sa ating event ay nag-offer po tayo ng isang empowerment and praise the Lord because we are now in the certification level 11 na na-accomplish po ng ating mga leaders from our different missions and conferences all throughout NPUC territory. Lubos na pinagpala ang mga tao sa mga topic na tinalakay tungkol sa turning the church attention to mental health, racial social discrimination, caring for the mental health of Gen Z and Gen A, developing empathy in children, ministering to the abused, the church role, responding to the abuse, the myth of the lazy teen, at families matter, growing God-connected kids. Marami akong natutunan dito, especially our leaders, dahil dito may mga binigay ng mga insights paano ma-educate ang ating mga churches when it comes to our approach sa ating mga teens. This certification really empower, enrich, and equip our leadership, our leaders in the church, that somehow they will join hand in hand to push through the mission of the church and to do the mission statement of the Children's Ministries Department, and that is to nurture our children into a loving, serving relationship with God. Sa pagtatapos, pinangunahan ni retired SSD Children's Ministries Director Ma'am Miriam Andres ang commitment message na lalong nagbigay inspirasyon sa mga leaders na alagaan at hubugin ang mga kabataan para sa gawain ng Diyos. Idalangin natin ang ating mga leaders at mga magulang na masunod nila ang nasasabi sa banal na kasulatan na train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, ako po si Alpha Chris Alteros at ito ang Hope Today NPUC News. Masayang nagtipon sa pagsamba sa kauna-unahang pagkakataon ngayong taon ang mga Adventistang kabataan sa buong probinsya ng Batangas. Sa temang Metanoia, Bagong Sigla at Inspirasyon ang kanilang nakamtan sa kanilang pinagpalang pagsasama. Ang Masayang Ayos Ga Fellowship, Balitang May Pag-asa ni Johan Ramos. Sa bayan ng init ng panahon, ang init ng kasiglahan ng mga kabataan sa area ng Batangas sa kanilang pagsasama-sama sa ginaganap na ISGA Fellowship na may temang Metanoia, Siglat, Lakas, Ibalik sa Kabataan dito sa Taysan, Batangas. Di matatawaran ang sigla sa muling pagkikita ng higit sa 800 mga kabataan sa ginanap na ISGA Fellowship
mula sa 13 distrito sa lalawigan ng Batangas sa unang pagkakataon ngayong taong 2024. Tulad ng tema na programa ng Metanoia, layunin nito ang pagkakaroon ng pagbabagong puso upang mapanatili ang sigla at lakas ng bawat kabataan. Ang temang Metanoia ay aming napili sapagkat ito ay nangangahulugan ng pagbabago ng pag-iisip ng bawat tao. And we believe that the youth of today should change their minds to focus more on heavenly things. Ang ating mga kabataan sa panahon ngayon ay malalaki ang hamon na hinaharap at magiging matagumpay ang ating mga kabataan maliban na sila ay magkaroon ng pagbabago ng isip sa tulong ng Banal na Espiritu. Nagkaroon ng lektura sina Pastor Rodel Honorica tungkol sa panganib ng sekularismo at Ma'am Chanel Florence Ann Pedrosa na nagbigay ng iba't ibang kaparaanan kung paano magagawa ng mga kabataan ang peer counseling. Binigyan diin din ni Pastor Bonco, District Pastor ng Northern Batangas 2, ang kahalagahan ng lubos na pagbabago tungo sa Panginoon. Ang mensahe natin sa mga kabataan, patuloy na i-pursue ang kasiglahan sa paglilingkod, kasiglahan sa gawain ng Panginoon, at patuloy na maranasan at i-apply ang salitang metanoia para patuloy na magamit ng Panginoon sa kanyang banal na gawain sa pagtatapos nito. Tayong mga Adventist, matuto na makialibwilo sa iba. Huwag tayong matuto na pumili lang ng kung sino sasamahan natin. We should be unique, pero dapat tayo ay nakikisalamuha sa iba. Isinagawa rin ang pagpapakilala at induction ceremony para sa mga bagong naitalagang opisyales ng Adventist Youth Serving God Always o AYUSGA para sa taong 2024-2025. Kinagabihan ay nagkaroon ng social night kung saan napuno ng kasiyahan ang mga kabataan sa marching at paglalaro. Napuno ang buong araw ng aral at kasiglahan na mababao ng bawat kabataan sa kanilang distritong kinabibilangan. Kaya ang hamon sa bawat kabataan ayon sa mga taga Roma 12 verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Salit, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Mula dito sa Taysan, Batangas, ako si Johan Ramos, nag-aatid ng balitang may dalang pag-asa para sa Hope Today and PUC News. Itinuring na isang napapanahong pagpapala ang isinagawang basic media training ng Mindoro Island Mission sa tanggapan nito sa Gloria Oriental Mindoro. Ito ay pinangunahan ng NPC Communication Department sa layuning lalo pang pagbutihin ang mga pakikibahagi ng mga Adventista sa malawak at sumusulong na media ministry. Si Jeremiel Joy Tanyedo ang maghahatid ng balitang may pag-asa. Sa layuning patuloy na mapakusay at mapagbuti ang pakikisangkot ng mga Adventistang kaanib sa malawak at sumusulong na media ministry ng buong Mindoro Islands Mission, isang basic media training ang isinagawa sa Bali Beach Resort, Gloria Oriental, Mindoro. Sa inisyatibo ng MIM Communication Department, ang nasabing pagsasanay ay dinaluhan ng 60 mga kabataan mula sa mga media members sa buong teritoryo ng Mindoro. Nagpapasalamat po ako sa mga programang tulad ho nito dahil isa po ito sa nagko-contribute sa pag-unlad ng ating mga kabataan. Mas napapadali po nito ang pagbalita ng kanyang mensahe through media ministry. Sa pangunguna ng presidente ng Hope Channel Philippines, Pastor Sherman Fedakan, at ng kanyang buong team, kanilang ibinahagi ang mga karagdagang kaalaman patungkol sa paggawa ng mga balita at mga kwentong may kinalaman sa pagbabago ng buhay ng tao matapos nilang tanggapin ang Panginoon sa kanilang buhay. Ang aking panalangin, no, na sana yung ating mga kabataan sa kanilang patuloy na training, sa kanilang patuloy na ginagawa, sa pag-enhance nung kanilang mga capacity, mga talent, ay tingnan lang natin kung paano tayo maglilingkod sa ating Panginoon at kung paano na maipapalaganap natin yung pabalita na ating Panginoon sa lahat ng mga tao na ating nakakasalamuha at syempre doon sa mga nakikinig at nakakapanood ng ating pong mga ginagawa. Bilang pagtatapos, ang bawat media teams ay bumuo ng mga short videos na nagpapakita sa kanilang mga natutunan sa buong training. Ang layunin ng pangasanay nito ay patuloy na sangkapan ang ating mga kabataan na
mag-isangkot sa media ministry sa magitan ng pag-produce ng mga conversion story, mga professional videos, at siyempre, news stories kung ng mga nangyaring kaganapan dito sa ating mission para magbigay ng din ng inspirasyon sa mga taong makikinig at manood ng ating mga videos. Hamon naman sa bawat isa na magpatuloy sa pakikisangkot sa ganitong gawain. Ako ay nagagalak sapagkat marami ako natutunan bilang isang nanay, isang missionary. Tihadlang para sa ating edad para di tayo matuto. Kaya din naman kabataan, kaya din natin yon. Sapagkat tayo din ay binigyan ng talento ng Panginoon, kailangan natin ito i-improve at hingiin ang knowledge sa Panginoon. Sa kabuuan, ang training na ito ay naging pagpapala upang mas lalong pagtibayin ang bawat media team sa buong teritoryo ng Mindoro Islands Mission sa kanilang pagsulong sa gawain. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Jiramel Joy Tanyedo para sa Hope Today and PUC News. Mga bagong kaalaman at pananaw sa pakikibahagi sa Media Ministry ang itinuro sa Central Luzon Conference Communication Bootcamp na idinaos sa Baguio City. Ito'y itinuring na pagpapala at malaking tulong sa nagpapatuloy ng mga paglilingkod ng media teams and volunteers sa buong CLC territory. Ang balitang may pag-asa, iyahatid ni Don Gonzalez. Napuno ng kaalaman at makabuluhang karanasan ang isinagawang CLC-wide Communication Bootcamp na may temang A Christ-Centered Story. Ang Communication Bootcamp ng Central Luzon Conference ay naging isang kakaibang karanasan para sa mga naghahangad na mahasa ang kanilang mga kasanayan at matuto mula sa mga eksperto ng industriya ng media. Ginanap sa Mountain Provinces Mission, Baguio City, ang kaganapan ay dinaluhan ng mga communication leaders at media volunteers mula sa iba't ibang rehiyon ng Central Luzon Conference. Sa panguna ni Direk Dan B. Dadila, ang nasabing aktibidad ay tumalakay ng mga paksa kabilang ang script writing, camera operation, lighting, at editing. Nagkaroon din ng pagkakataon ang mga dumalo na gumawa ng short film kung saan kanilang nagamit ang mga kasanayan at kaalamang natutunan nila. Dito sa bootcamp na to, we always talk about the heart. Diba? So parang sa akin, that's how Christ won us. Through the heart. So sa akin, more than anything, more than yung equipment, production equipment na matututunan ninyo, more important than that is how we can convey yung pagmamahal ng Panginoon through storytelling via this platform sa ibang tao na pwede nating ma-reach. Ang communication bootcamp na ito ay naging isang mahalagang karanasan at pagpapala para sa lahat ng mga kasangkot. Yung pinaka natutunan ko po dito sa bootcamp na CLC is yung about po dun sa filmmaking and yung pinaka-essence po niya, which is yung ma-reach yung mga tao through different mediums. Pinaka nagustuhan ko dun sa filmmaking is yung mga technical na bagay na natutunan regarding sa... Bawat isa ay umuwing nasasabik na makita ang magiging epekto ng kanilang mga natutunan sa larangan ng media ministry. Layunin maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Don Gonzalez, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Masayang nagtipon ang mga Adventistang kababaihan mula sa Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela o Camanava area sa Federation Fellowship na kanilang idinaos sabay sa Adventist Academy. Ang kanilang inspiring na programa, Balitang May Pag-asa ni Joanne Nicole Mercado. Mga kababaihan mula sa Camanava nagtipon sabay sa Adventist Academy upang i-celebrate ang Women's Ministries Emphasis Day na may temang The God That Sees You. Ang selebrasyon ay napuno ng makalangit na awit mula sa mga kababaihan. Nagkaroon din ng panahon ng pagbabahagi ng testimonya kung saan ibinahagi nila kung paano ipinaaalala sa kanila ng Panginoon na sila ay nakikita niya. Ito yung time ko, tatanggapin ko. Salamat po, Panginoon. Sana patuloy tayo na hindi lang tayo lumaan sa trahedya para ma-realize, mabalik, sana tayo italaga mag-usap sa Panginoon. Maraming salamat po. Si Dr. Jade Hintay,
NPUC Health Ministries Director ang siyang nagdala ng mensahe ng Panginoon sa umaga at nagsagawa ng health lecture sa hapon. Kaya kung anuman ang gawain ng Panginoon, alam natin, kita tayo ng ating Diyos. Natapos ang selebrasyon sa commitment service sa pangungunan ni Pastor Dexter Argarin, Area 6 Chairman, at pagbibigay ng Area 6 Women's Federation ng Token of Appreciation kay Doktora Hintay at Pastor Argarin. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Joanne Nicole G. Mercado, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Nagsagawa ng pagsasanay at mga paghahanda para sa Vacation Bible Experience o VBX ngayong taon ang mga Adventistang kabataan at tagapagturo sa Central Quezon 2 District. Ang mga bahagi ng nasabing VBX 2024 preparations tunghayan sa balitang may pag-asa ni Heartlane Ilustre. Pinagpalang muli ang distrito ng Central Quezon 2 sa matagumpay na pagsasagawa ng Empowerment and VBX Orientation na maghapong ginanap sa West Valley Church. Ito'y paghahanda para sa darating na VBX ngayong bakasyon na may temang Heroes na pinangunahan ni Ma'am Grace Cardona at Children's Ministry Leader ng distrito na si Sister Alva Olivera. Ito ay nagbahagi ng mga alternatives na maaaring gamitin ng mga core team para sa kani-kanilang Vacation Bible Experience at isa itong pagkakataon upang magkaroon ng first-hand experience ang mga magiging leader ng programang ito bago nila maibahagi sa mga bata. Sinagawa itong programang ito upang po maipabatid sa ating po mga kapatiran ang magiging sistema po ng Vacation Bible Experience natin. Sinagawa din po ito upang maliwanawan ang bawat isa sa atin na mga mag-handle po ng Vacation Bible Experience sa mga stations po na gagawin natin. Pinakita din po dito kung sino-sino ang mga bata sa Biblia na ginagumawa ng kaunting bagay pero nagkaroon ng huge difference po para sa ating pong gawain sa ating Panginoon. Tunay na nakakapagod ngunit walang anumang makakatalo sa saya na madarama kung ang gawain ay para sa Panginoon. Lalo na at ang pagbabahagi ng kwento ng Diyos sa mga pinakamamahal nating mga bata ang binigyan ng oras at halaga. Nagsimula ito ng alas 8 ng umaga sa isang devotional na pinaunlakan ng mensahe sa pamamagitan ni Pastor Glenn Cardona. Matapos iyon ay nagsimula ang morning session. Dito nagkaroon ng overview sa buong programa, pag-aaral ng mga awiting ituturo sa mga bata, pagbabahagi ng paraan upang turuan ang mga batang manalangin at paggawa ng mga crafts and arts na tunay naman ay kinatuwa ng mga miyembro ng bawat core team. Matapos ang unang session, nagkaroon rin ng salusalong pagkain na inihanda naman ng mga taga West Valley Church. Nagpatuloy ang programa sa hapon at ibinahagi naman rito ang mga aktibidad na ipapalaro, gayon din ang paggawa ng mga snacks na ipagagawa rin sa mga bata na sangayon sa tema sa bawat araw ng VBX. Naghahatid ng balitang may pag-asa, Heartlane Ilustre para sa Hope Today, NPUC News. Nagsama-sama sa masayang socio-spiritual retreat ang mga Adventistang mula sa Central Laguna District. Laging tampok na bahagi ng kanilang activities doon ang special program na kanilang inihanda para sa isang kabataang mas piniling ipangili ng araw ng Sabbath kaysa dumalo sa kasabay na graduation ceremony sa paaralan. Yan at ang iba pang masasayang tagpo sa kanilang retreat sa Pagsanhan Laguna, ang balitang may pag-asa iyahatid ni Allison Anyonuevo. As for me and my house, yan ang tema ng socio-spiritual retreat na matagumpay na naisagawa ng buong distrito ng Central Laguna na ginanap sa Jaime Beaching BSP Laguna Campsite, Anibong, Pagsanghan, Laguna. Ang gawaing ito ay dinaluhan ng nasa 100 miyembro ng distrito at umabot ng 200 pagsapit ng araw ng Sabat. Layunin ng retreat na ito na ang mga kapatiran ay mag-disconnect, reconnect at unwind kasama ang kanilang buong pamilya. Nagkaroon ng magkakasamang activities at pati na rin na magkakabukod na breakout session para sa mga kabataan at couples o mga magulang na layuning mas mapaunlad pa ang kanilang samahan sa pamilya.
magkaroon ng malusog na relasyon ang anak at magulang, mga mag-asawa, mga kapatiran, at higit sa lahat ay sa Panginoon. Napakaraming kaabalahan sa mundong ito ay siguro yung nakakalimutan na po natin yung mga bagay na dapat na pinapahalagahan natin. Sa pangyayari sa unang araw pa lang po ay nakita na po natin ang suporta ng bawat isang mga kabataan, ng mga kanilang mga magulang at ng mga bata. Yung hindi ko po naranasan sa Boy Scout, dito ko po naranasan yung pagulong sa putek na kahit mabaho, kahit ano mahirap, okay lang, ano naman, masaya. And ang dami namin napulot na lesson dito. Nagpapasalamat sa Panginoon ang mga kapatiran sa tagumpay ng programang ito. Sa maikling panahon, sila ay nakapagpanibagong sigla at handa na muling sumabak at magpatuloy sa gawain kasama ang buong pamilya. Isang magandang kwento no, ng aming isang kabataan mula sa aming company sa Barangay Duhat na graduation niya kahapon no, ng umaga, subalit ito'y araw ng Sabat. Pero sa kaniyang murang edad, mas pinili niya na pahalagahan ang araw ng Panginoon at ito ay ang Sabado. Hindi siya umattend ng graduation, sa halip siya ay umattend dito sa pagsamba natin sa lugar na ito. Layunin ang pagatid ng balitang may pag-asa mula sa Central Laguna District ng South Central Luzon Conference. Ako po si Allison Jennifer D. Anitab, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Yan muna ang mga balita ang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang AWR sa Wave 89.1 FM. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, and Adventist Medical Center Manila. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPCNews sa inyong mga social media post. Mula dito sa North Philippine Union Conference, ako si Marcy Gamaro Eliseo at ito ang Hope Today NPC News.